kailan dapat paliguan ang aso, gaano dapat kadalas maligo ang ating mga aso, at kailan dapat hindi natin paliguan ang ating mga aso. Kung gusto mong malaman yan, ay dyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan after the intro. Hello, hello mga ka-kennel and welcome back for another video. Welcome sa ating YouTube channel which is Muntin Kennel. And this is the channel or the home for dog lovers. Ayan, so ang topic natin ngayon ay kung gaano nga ba kadalas dapat nating pinapaliguan ang ating mga alagang aso. Okay, kung hindi ka sure dyan, ay tumutok ko lang hanggang sa dulo para malaman mo. At ang mga iba't ibang mga tips na kailangan mo malaman. Okay, una nating pag-uusapan ay kung gaano ba dapat kadalas nating pinapaliguan ang ating mga aso. So, kung ang aso mo ay malinis naman, gaya ng lagi naman siyang nasa loob ng bahay, hindi siya nadudumihan, hindi siya napuputikan, ay okay lang na hindi malimit natin silang pinapaliguan. Okay? Maybe you can do it once a week lang or once every 2 weeks. Dahil kapag pinapaliguan natin ng madalas ang ating mga aso, ay natatanggal ang kanilang mga natural oils. Okay, at very important itong mga natural oils para laging healthy at hindi mag-dry ang kanilang mga skin. So yan, kung laging malinis naman ang iyong aso, ay once a week or once every 2 weeks lang. Okay? At syempre, depende rin ito sa mga breed ng inyong mga aso at kanilang mga lifestyle. Pero kung aaso mo naman ay laging nasa labas at laging napuputikan at laging nadudumihan, ay syempre, mas madalas po dapat natin silang paliguan. Syempre, ayaw naman natin madumihan ang ating mga bahay, di ba? Every time na papasok sila sa ating mga bahay, na sila ay maputik or madugis, di ba? So kung ganun, very active ang inyong mga aso, laging nasa outdoor, naglalaro, napuputikan, nadudumihan, ay mas madalas dapat natin silang pinapaliguan. At syempre, ang tip ko dyan, dapat ay gumamit kayo ng organic at all natural na dog shampoo para laging fresh at hindi maapektuhan ang kanilang mga skin, hindi mag-dry, at syempre ma-promote yung kanilang natural na pagtubo ng kanilang mga balahibo. At nandyan po ang Dogski shampoo and conditioner. At next natin pag-uusapan ay gaano ba kainit or kalamig dapat ang tubig na pinapaligo natin sa ating mga aso. Okay, ang right temperature ay dapat ay katamtaman lang. It's a lukewarm water. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Parang same temperature lang ang pinapaligo natin sa ating mga sarili. Diba? So, sobrang init ay mapapaso naman sila. Kung sobrang lamig ay giginawin naman sila. At ayaw naman nating mangyari yon. Dapat ay komportable pa rin sila habang sila ay naliligo. At next natin pag-uusapan ay tuwing kailan naman hindi pwedeng paliguan ang ating mga alagang aso. Kapag sila ay bagong bakuna, okay? Kapag sila ay bagong bakuna, let them rest for a while. Bigyan nyo sila ng about 5 days bago nyo sila paliguan, okay? Kasi kapag bagong bakuna, syempre medyo matamlay ang ating mga aso. Syempre ayaw mo namang paliguan kapag matamlay ang iyong aso, okay? Hindi naman yan maaapektuhan kapag hindi mo pinaliguan yan. Hayaan mo munang makarecover about 5 days, 5 to 7 days bago nyo sila paliguan. At another thing is kapag nakita mong medyo matamlay, medyo may sakit ang iyong alaga, syempre ayaw mo muna silang paliguan. Kasi kapag pinapaliguan mo sila, ay lilalamig yung mga yan, bumababa ang temperature ng kanilang katawan, at syempre naapektuhan din ang kanilang immune system. So kapag medyo nakita mong matamlay, may sakit ang iyong alaga, ipagpaliban muna ang kanilang pagpapaligo. Next, sasagutin natin ay kailan nga ba ang pinaka-earliest na time na pwede nang paliguan ang inyong mga alaga or tuta. Okay? So actually, the earliest is kapag sila ay 6 weeks old, ay pwede na silang paliguan. Yun nga lang, ang advisable age talaga na pwede nang paliguan ang inyong mga tuta ay around 2 months old or 8 weeks old. Next, sasagutin natin ay pwede nga bang paliguan ang buntis na aso. Okay, ang sagot dyan ay yes, pwede.
as necessary. Alright? So, kung ang aso mo buntis at madumi at kailangan na ng paligo, ay syempre, pwede naman silang paliguan. Okay? Syempre, hindi naman malimit. Kasi kapag buntis yan, ay less active yung mga yan. Syempre, pre-preserve nila yung kanilang energy. Diba? So, kung kailangan lang na sila ay paliguan, ay yes, papaliguan natin sila. At ang next na pagpapaligo natin sa ating mga buntis na aso, ay about 1 week before their due date. Okay, so 1 week bago sila manganak, ay dapat paliguan na natin sila para matanggal yung mga germs, yung mga dumi, yung kung ano-ano mga buhol sa kanilang mga balahibo, ganyan, para ready at malinis sila kapag sila ay nanganak na. At dahil love na love ko kayo, ay bibigyan ko kayo ng extra tip sa pagpapaligo ng inyong mga alagang aso. Okay, so make sure na kapag papaliguan nyo ang inyong mga alagang aso, ang gagamitin nyo lang ng mga sabon or shampoo ay specially made for your dogs. Okay, maganda kung natural ingredients, organic, walang mga harsh chemicals dahil yung mga chemicals na yan ay nagko-cause na ma-dry yung inyong mga skin ng inyong mga aso at ang kanilang mga balahibo. At syempre yung correct pH din. Kaya huwag kakalimutan ang Dogski Dog Shampoo and Conditioner. It is premium, 100% organic and natural ingredients. No harmful chemicals for your dogs. Kaya, safe na safe ang inyong mga alagang aso. Merong 3 variants. Merong anti-tick para sa mga nagagarapata na inyong mga aso. Merong anti-mange o galis sa mga nagagalis naman na mga aso. At meron ding soft shiny coat para sa soft and shiny na mga balahibo na inyong mga aso. Available po yan sa Shopee at mga nearest pet shop sa inyong mga lugar nationwide. At yan lang po ang ating video for today. Sana ay may natutunan kayo mga kekel. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-click ka naman ng like dyan sa ibaba at mag-comment ka. I-comment mo kung ano ang gusto mo pag-usapan sa susunod na video. At syempre kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na rin sa ating channel para masali ka sa ating monthly giveaway. Yes, meron po tayong monthly giveaway sa ating mga subscribers. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating channel, ay magsubscribe ka na. Baka ikaw ang sumunod na manalo ng mga Dogski products para sa iyong mga alagang aso. Okay, so that's it for this video. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. I'll see you again next time only here sa Munting Kennel. Bye!